yung nakita nyo sa intro, pumunta kami sa Baguio. Nandito kami ngayon sa Expressway, papunta ng Baguio. So dahil mahaba yung biyahe, dito muna tayo, merienda time. Dito, alam ko, laon yun to eh. Ayan no, stretching si Kuya CJ. Papasok na kami dito ng Marcos Highway. Alright guys, ganda ng klima. Nandito mga puno-puno. Buti na lang, maaraw, hindi kami masyadong maulan na siguro sa Baguio. Balikuan na kami dito ng Marcos Highway, kaya enjoy namin itong trip na to. Ganda ng view. Papunta pa lang kami, sulit na. Kaya pagdating namin, una namin pinuntahan itong Stone Kingdom, yung Ikurut Stone Kingdom ba yun? Di ba lang? Basta may entrance fee dyan. Kaya pagpunta namin dyan, akit ng konti para makapasok ka. Banal yan, Chef, si Banal. Dito, napakaganda daw ng view dito. Sige, tingnan natin. Una palang bubungan sa inyo itong dalawang higanting tori na to. Ayun, sila oh. Hindi namin alam pero sina Pido, Dida siguro yan. Masok kami sa gate. Masok namin. Ang daming tao guys. Kaya kailangan namin talaga mutsaga ng konting lakad. Pero pagdating naman namin doon, sumalubong sa amin itong mga pwede libreng picture daw. Ngayon si Kuya Sian, no? Lalo nang iniisip, no? Kaya pagdating dyan, picture. Kanya yung mga iba't ibang display dyan. Tapos, dito sa may parang kanal na to, di ko alam kung may dumadali na tubig dyan, pero maganda rin dyan. Ito na yung top view. Tapos namin, pumunta kami ngayon dito sa may Bamboo Sanctuary. Ayun. Bait yung aso, sinalubuhan kami ng chuk-chuk. Model lang kawayan. Malaking aso yan. Ito si Ate Betel, Ate Samira, oh. Masok kami dyan ni Kuya EJ. May niraradyo siya, hindi ko alam kung ano eh. Yan, lapat si Kuya EJ. Hindi, ito yung monkey. Hindi ko alam kung sino yung tinutuhoy ni cabin niya na monkey. Basta, hindi ko alam. Sa likod. Pero ang tinatawag ditong isang trail. Kaya nag-ready na dito si my friend. Kasi akitin daw namin yung isang trail na napakataas. Tawag dito, cardjack trail daw. Ayan na yun. Kaya pag-akyat namin, hindi po biro ang pag-akyat dyan, napakatindi. Siguro nasa mga 100 step po yan. Kaya talagang kailangan mo ng matinding hininga dyan para makakyat. Pagdating namin doon, yan, selfie muna. Shoutout po sa mga umakyat. Shoutout! Ayoko pumunta dito. Nasa likod namin sila. Dating namin, ayun yung view doon sa taas. Next naman na pupuntahan namin, pababa dito, Botanical Garden. Yan ang makasaysayan, Botanical Garden. Depende, hindi mo pupuntahan yan. Pag pumunta ka ng Baguio, maganda dyan. Pagpasok namin, eh na siya, oh, ganyan na siya kaganda. Yung last na punta namin dyan, hindi naman ganyan yan. Ngayon, mayroong mga step nuts na pababa. Pagpunta ko namin doon sa mismong entrance, meron kang pwedeng pag-picture na agad. Yan. Ito, lakad ulit kami. Sama ni mga double guards. Agud na yan, pero sige lang. On the go, away the way, ay, mga sinasabi nila dyan eh. Kalabos sa Pampanga lang guys, pero may barker yata dito, pakinggan nyo guys. Family dito? Sure. Pagdating namin dyan sa loob, ganyan yung tsura niya, buti na lang, malilim. Kasi mainit, kahit malamig sa Baguio, mainit pa rin dun. Uy, sweet naman ang apat na to, holding hands. Hindi ko alam yan, pero sabi nila parang New Zealand daw. Inobserbahan mo naman siya. Kapit kami, sabi nila Sino Family, gala sila New Zealand, parang ganyan daw yun. Pero parang mas maganda naman daw sa New Zealand kesa sa Baguio. So guys, yun nga po, naglalakad kami ngayon. Nasaan tayo ngayon guys? Botakin. Ano? Ano kasi? Botanical Garden. Botanical Garden. Botakin ganda? So yun yan, no? Narinig niyo magpa-trivia si Kuya MC. Buti na lang nandiyan si Kuya Jared para supportahan yung sinabi ni Kuya MC. Salamat Kuya Jared. Eto na, oh, ganda. Ito yung papunta dun sa cave. Ito namin dyan. Maganda yung mahalaman dyan, guys. Kumpo Panda! Wala lang. Yan, yan yung entrance papunta dun sa cave. Dating namin dun, konting lakad, meron din itong magandang picturean eh. Nakita niyo naman yung pagkakagawa ng botanical na yun. Ito na, yung papunta doon sa cave. Oh, sabi ni Ate Joy, kung dito ba kami dadaan o doon, palanab sa basta makadaan kami, gachan, makikita namin. Pero si Kuya Rio yun, dire-diretso na siya, oh. Yun lang, pagdating namin, sarado yung cave.
Siguro guys, dahil maulan kaya hindi nagbabapasok. Ba't di mo iniwan yan doon, Sam? Ba't di mo muna iniwan sana? Ito, marami kang makikita rin ng mga iba't iba malaman. Sige, ikat-kat lang kami. Si Bestie, baka pagod na si Bestie. Abay-abay na siya ni Ate Sam. Uy, mabait. Kiat-kiat pa sila, o akyat. Sige, akyat. Ang ganda yung view dyan. Ilaro pa mamaya. Enjoy sa mga lamok, ha? Pahinga muna kasi medyo mahaba na yung nakyat namin dyan. Tapos meron kaming tulay na nakita. Magandang sita, walang picture dyan. Yeah, the best din dyan. Meron silang nakita ang dalawang animals. Comment nyo ma kung ano yung mga animals na yan. Yan, nakyat ulit kami. Hey, Square Jared, o. Hey! Kuya Kyle, si my friend. Yan dito, ganda ng pumasok ng botanical bato. Tip in the forest, sabi nga nila. Dito, pa-exit na rin kami kasi naradyo na kami. Kailangan na namin bumaba. Ayan yung mga nakasama namin. Yung iba, hindi na nakasama. Pagod na daw kasi sila. Ano to? Nabaksak na spaceship. Star Wars? Star Wars? Star Wars? Tutve! Dito na kami ngayon sa My Mind's View. Ito masarap pansit. Ay, kala ko binibenta yung pansit. Yun! Tawin nyo guys, saan yun? Tawag yata nila nun, Good Shepherd. Ito yun. Medyo konting ahon, napaka-peaceful. Ayan yung mga nakasama namin. Nakad. Hey! Ate Joyce, my friends, Kuya EJ. Mabiyan, kami sa may sidewalk ng Good Shepherd. Ayan sila, o sino Kuya June? Hello! Tapos, dating namin doon, meron pala ang ganitong view deck na rin ngayon dito sa Good Shepherd. Grabe, ang ganda guys. Yun, o dinner na kami doon sa accommodation namin. Napakasarap ng niluto sinigang ni Ate Joy. Shoutout sa'yo. Sa kami ng Sandi. Pahinga na kami. Kinabukasan, naglakad kami. Papunta ngayon kami ng Burnham Park. Hello. Dito, pinart muna namin yung mga sasakyan. Kasi, Burnham Park. Yeah. Ayan si Kuya EJ, kausap na niya ang kabilang grupo. Lakad kami dito sa gilid. Ayan na yung Burnham Park. Yan yung mga nagkasama namin. Pinart kasi namin yung mga sasakyan. Mahirap mangarap ng parking kasi dito. Ayan na, oh, malapit na kami sa entrance. Ayan na ang Burnham Park. Ano bang meron sa Burnham Park? Siyempre, masyalan. Park na eh. Actually dito, hinahanap na namin yung mga kasama namin. Dito pala oh, marami na rin pagbabago nung last na punta namin dito. Pwede naman nilang balikan. Kaya habang naglalakad, ito mo yung tanawin, napaka-presko. Kahit medyo mainit, pero yung hangin malamig dyan. Ito ngayon si my friend. Uy, yung tulak. Right. Ayan, nabang ano, kausap na namin sila. Yun na si ata sila, oh. Sila na nga yata yun, guys. Sino kasama? Yung nakita na kami, nauna kasi sila sa amin. Dating doon, munting lakad pa. Wala na, malayo na kami. Ito yung magandang view. Magandang pasyalan dito sa Burnham Park. Baka may atake ka sa baga. Na. Beside na sila dito, yung iba, pupunta daw doon sa palengke para mamili. Oh, pagod na yata si Kuya Leonard, nagkakamot na ng ulo. Nandito pala yung mga kalapati ni Kuya Sean. Yan na, natira na lang kami, mga kids. Ito rin aking kaibigan, si Kuya MC. Kinag-bike niya ako, hindi ko alam, malungkot siya. Nabibigatan pa siya sa akin, no? Pagod na siya. Ano po yung MC? Yun, no? Ah, smile siya, hindi ba pagod? Yan yung view habang nagbabike kami ni Kuya MC. Dito, sabi yata nila parang 100 pesos at gamit ng bike. Tapos, pag peak season yata, isang oras na. Pero kami, mabait yung mga na-rent namin. Unlimited daw. Kahit anong oras, pwede namin sa huli. Yan, no? Enjoy din malamig yung hangin habang nagbabike. Kita nyo naman, guys, pag ganito, hindi peak, konti lang ang tao. So, yun. Nakita-kita na kami yung mga galing ng palengke. Uy, yung original na kalaban ni Zoro.
Putol na. Oh, dito. Dito. Papunta na kami ngayon dito. Sa SM Baguio naman. Lalakad kami. Eh, yung makasama ko. Dami namin, no, guys? Kaya pala kami nang lalakad dito, guys. Coding yung sakyan namin. Kaya, di kami makapagdala ng sakyan. Di namin madrive. Pero enjoy naman. Si exercise na. Para physically fit. Ayan yung dun yung may tubig sa may Burn Harm. Walang masyadong nag-rent. Uy, Tito Bossing, busy. Namin trabaho siguro ni Tito Bossing. So, alaan nyo pala dumaan dito, guys, sa batong ito para makapunta kayo ng SM Baguio. Uy! Grabe, nanakit na. Kaya, ang mga makadaan dyan. Kasi, kung di ka dadaan dyan, hindi mo maliligaw ka, hindi mo mararating yung SM Baguio. Ito na. Kaya dito, graduation day na. Dahil mahaba yung nilakad namin, kailangan namin mag-graduate. Kaya, nagpupesto na sila. Ito yung class of 2024. Guys, ito pala yung itsura ng night market kapag umaga. So, kung ayaw inyong masyadong maraming tao, mag-night market kayo ng tanghali. Para hindi kayo masyadong magsiksikan. Kaya lang, wala kayong papagpipilian. Kasi open yung kalsada. Ito na, tawid na kami. Nakistop yan, nakistop yan. Dami namin, guys. Siyempre, kailangan pa rin natin maging maingat lalo sa pagtuwid. Kailangan tumingin sa kaliwat kanan. Arasip pa rin tayo. At nung nakatawid na kami, meron pa makyatan. Yan. Yan sina Kuya Jared, Kuya MC, Kuya EJ, yan Lennon, Kuya Sean, ay mga partner nila sa itong couple. Guys, di pala talaga biro yung ginawa namin lakad dito. Kaya talagang kailangan ng mahabang pagtitis. Wait, grabe naman, HHWW. Ang sweet naman nila. Dito na yung mga paulit-ulit. Paulit-ulit na mga salita yung ginagawa nila dito. Ma'am, sir, tempered po, ma'am, sir. Screen protector, tempered case, cellphone. Format, MP3 download, sir, ma'am. Lako, rabis. And then, guys, may nakita silang banggaan yata. Kaya talagang ulit-ulit din pa nila yan. Kaya talaga namang walang sawa sa pag-ulit ng mga salita itong mga kasama ko. Guys, yun din ako dito kay Malo, oh. Mabigat na yung dala, mga pagmarides lang. Apit na malapit na kami dito sa SM Baguio. Talagang, ano na rin kami dito? Pagod na, gutom na rin kasi nagpas na ng lunchtime to. Parang mga 1 or 2 p.m. na yata to. Alam nyo guys, konting trigger lang. Itong SM Baguio, wala pa na itong aircon. Kasi malulugi lang kasi malamig na sa labas. Kaya mamaya makikita nyo guys kung bakit hindi kailangan ng aircon. Ito, nandito na kami sa entrance sa wakas. Nakarating na kami. Yan o, pagod na pagod na si my friend. Pagpasok namin yan, alam nyo, nung sinatanong niya, bakit ang init? Walang aircon. Pagdating namin doon, full pack. Daming tao kasi nabutan talaga kami ng lunchtime. Kahit gusto namin kumain doon, inamiga siya. Pero syempre, hindi kami matitinag. Kailangan pa rin, wapo pa rin kahit paano. Ito yung reason guys kung bakit walang aircon ng SM Baguio. Kasi napakalamig dito sa view na to. Tao yata nila dito, terrace. Danya naman, may fog pa. Talagang yung lamig dyan, mapasok hanggang buto. Yun lang, nakahulog sila ng candy. Yung yoyo yata ni Calvin yan, nahulog. Yung luman na candy. Ibali, to the rescue naman si Kuya Leonard. Wait talaga ni Kuya Leonard. Guys, hindi ko na sinama sa video dito pero pagkapulot niya dyan guys, kinain ni Kuya Leonard yan. Joke lang. Yan na yung landang view deck din. Ganyan guys, yung terrace, ganyan siya oh. Dami rin tao. Yeah.
na. Kuya MC, napagod na. Yung sapatos niya. Tapos itong si Kuya Leonard naman. Siguro pagod na, hindi na rin namin maintindihan anong ginagawa niya dito. You know, grabe. Yeah guys, pagkatapos namin dito, kailangan na namin talagang umuwi. Alang ito sumalubong sa amin. Napakakapal na fog. Delikado to guys. Kasi hindi mo halos makita yung nasa harap mo. Hey!